Kasi share ko lang din sa inyo yung prinsipyo ko din. Siyempre, galing tayo sa pamilya na hindi naman, kumbaga parang mahirap, ganun. Isa lang naisip ko bakit kailangan natin yumaman. Kasi pag hindi ka yumaman, pansin mo to, may mga kilala tayo kamag-anak na pag tumatanda, marami to common to na nangyari sa Pinoy. Pag tumatanda at pag walang pera, ang tendency, yung parents na tumanda, aasa sa anak. Ang mindset kasi ng parents mostly dito sa Pinas, dito sa atin, na okay lang, pag tumanda ako, nandiyan na may anak ko, may mag-aalaga sa akin. Para sa akin, obligasyon ng magulang, alaki ng anak, di ba? Pero pag tanda, hindi obligasyon ng anak na alagaan ang magulang. Pero pwede pa rin. Oh, kaya lang ang tendency, what if hindi ka yumaman, hindi ka mayaman, hindi ka nakapagplano sa buhay mo, na marami kang na-miss na mga opportunities na hindi mo siya nagawa. So, alam mo yun, pagtanda mo, maraming regrets eh. Pero itong pinaka-challenge yan, pag wala kang pera at nagkataon, yung mga anak mo wala rin pera, ibig sabihin, pag ikaw tumanda, magiging pabigat ka sa mga anak mo. Ang nangyayari pa niyan, halimbawa sa magkakapatid, parang, oh, doon naman si tatay, doon naman si nanay, di ba? So kung ikaw, anong feeling ng matanda na ganun ang narinig mo? Kaya ko to sinasabi kasi hanggat bata ka pa, planuhin mo na buhay mo. Lalo na kung halimbawa, mga nasa 30s ka na, 40, 50. Lalo na 40 to 50 kasi last hooray mo yan. Yung tipong gumawa ka na talaga ng decision sa buhay mo na kahit na ano na, yung tipong ikaka-asenso mo. Alam mo kung bakit? Kasi mas masarap kung mayaman ka at naplano mo buhay mo at pag nag-retire ka, yung tipong hindi ka na magtatrabaho at marami kang pondo at marami kang negosyo, marami kang assets na napundar, di ba? Ang mangyayari, hindi sila mag-alaga. Pag marami kang pera, iba mag-aalaga sa'yo. Pwede ka mag-hire ng nurse, pwede ka mag-hire ng caregiver, yung tipong pwede mag-alaga sa'yo. At alam mo yun, yung dadalaw na lang mga apo mo na natutuwa, excited, oo, kasi hindi ka pabigat. So ibig sabihin, pinaghahandaan yung pagtanda din. The best pa rin, maghanap ka na as long as bata ka pa, maghanap ka na opportunity na pwede mong trabahuin, na yung tipong pwede mong ikaka-i-asenso. Alam mo yun, yung dapat na worth it yung trabaho, kasi kung magsisipag ka na rin lang, dun mo na ibuo sa pwede kang yumama.